17 taon na ang lumipas mula nang mapaslang si Maureen Haltman at Roland John Chapman. Itong September 30, 2008, binigyan ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo si Claudio T. Hanke Jr. Para sa mga naulila, tila kahapon lang naganap ang pamamaril. Shocked, surprised, angry. I don't know what to say. A lot of things that have been sort of dormant for a long time are suddenly up like they happened yesterday. Ang executive clemency ay isang desisyon ng presidente upang gawing mas maikli ang naging parusa na ipinataw sa isang tao na nakonvict, no? Dahil siya ay nagkasala. Tanging presidente lamang ang merong kapangyarihan nito. At kapag ginawa niya yan, ito ay isang political na desisyon, no? Ayon kay Manuel Quezon III, panahon pa raw ng mga Kastila nang pasimula ng mga gobernador-general ang konsepto ng executive clemency sa Pilipinas. Nang hinatulan ng kamatayan si Rizal, ayon sa alamat na yon, umakyat ang nanay ni Rizal sa hagdanan ng Malacanang na nakaluhod upang hingin ang buhay ng kanyang anak. Sa totoo lamang, yung totoong naganap, mas masakit pa doon hanggang sa bakod lang siya pinayagan. Ang lolo niyang si dating Pangulong Manuel Quezon, regular daw na bumibisita noon sa Bilibid mula 1935 hanggang 1944 para magbigay ng pardon. Umiikot siya talaga sa mga bilangguan at pinapakinggan niya ng personal ang mga kaso, ng mga, lalo na ng mga mahihirap. Noong rehime naman ng dating Pangulong Elpidio Quirino, nagbigay ang Pangulo ng pardon sa mga sundalong Hapon kahit pa ang asawa at dalawang anak niya ay nasawi noong panahon ng digmaan. Sinabi niya, binibigyan ko sila ng pardon hindi dahil wala silang ginawang masama, kundi hindi na pwedeng manatili ang masamang pakiramdam sa gitna ng mga Pilipino at ng mga Hapones. Bagamat hinangaan daw ng sambayanan ang ginawa ni na dating Pangulong Quezon at Quirino, hindi rin daw nakaligtas sa batikos ang ibang gumamit ng kapangyarihang ito. Kung unang titingnan nila yung mga pardon, saan ba ginamit yung mga pardon na yun? Upang tulungan ng mga, ang mga kaibigan sa politika o kaya pagbigyan ng pabor ang mga nag-contribute sa kampanya. Kaya naman ang ama ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na si dating Pangulong Diosdado Macapagal naging maingat daw sa pagbibigay ng executive clemency sa dating Hukbalahap leader na si Luis Taruk. Sabi niya, masyadong mabigat ang kanyang mga krimen. Ngunit, ang ginawa naman ni dating Pangulong Marcos nung siya naman ang naging Pangulo ay pinalaya niya si Taruk. Kung mas takot daw sa batikos ang mga presidente noon, tila baliktad na raw ang sitwasyon ngayon. Gumawa ng ingay ang pagbibigay ng executive clemency ni Pangulong Arroyo kay dating Pangulong Joseph Estrada, dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Haluspos, na nilinaw ng DOJ na hindi pa pinalat aprobado ng Pangulo. At ang pinakahuli nga, ang kay Claudio T. Hanke Jr. Tingin ko, linilin lang ng presidente ang taumbayan. Ang tanging binigay nga niya ay clemency. Bakit? Dahil kilala ng pamilyang T. Hanke ang presidente. Dahil naninilbihan sa presidente ang kapatid ni Claudio T. Hanke Jr. The president of course is sensitive, she is aware, she understands the sentiments of the family, but she felt that she had exercised her prerogative. Sabi mo sa mga paratang na may bahid politika raw yung pagpapalaya sa iyong kapatid dahil malapit daw ang inyong pamilya sa mga Arroyo? Well, kami naman taga Silbilang ang father ko sa Judicial Department, ako naman sa DOJ at ngayon bilang naglilingkod lang. So, I think sa clemency talagang humihingi lang tayo ng baka sakaling clemency or mercy. November 11, 1999, nang pirmahan ni Anders Haltman ang isang settlement agreement kung saan nakasaad na hindi tututol ang mga Haltman kung sakaling mag-apply para sa parole si Claudio T. Hanke Jr. Nakasaad din dito ang pambayad danyo sa pamilya kabilang ang bahay na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. They would imply that, you know, we had received monies and we were... The way I see it, it was like we were so greedy so that we would be willing to exchange money for the murderer's pardon. And this is absolutely untrue. Hindi sila agreeable, pero nag-agree sila na hindi sila mag-o-object.
hindi sila tututol. January 13, 2003 naman, nang pirmahan umano ng mag-asawang Vivian at Anders Haltman ang isang satisfaction of judgment. Haltmans did not object when asked about the possibility of giving Mr. Tihangki pardon, and the Haltmans thought that there was remorse on the part of Mr. Tihangki. He has served his time, and therefore they did not object when they were asked during the processing of his paper. Executive Secretary kept saying that we had been informed. I mean, how does he know that we haven't been informed? And even public prosecutor during the case, Dennis Villa Ignacio, was not informed. Wala pa akong natatanggap na kopya at wala pa rin atang napapublish sa pahayagan at sa media na kung ano yung eksakto na dokumento na nag-grant kay Mr. Tihangki ng executive clemency. Depensa ng Department of Justice, nagpadala umano ng notice ang Board of Pardons and Parole sa pamilya ng mga biktima, pati na sa hukom at prosecutor ng kaso. Sobra naman yung ini-impose nila na kailangan pupuntaan pa sila siguro doon sa Sweden. Kakatok doon sa bahay nila para ibigay sa kanila yung notice. That is precisely why the notice was given to the lawyer. Isang notice din para sa publiko ang nailathala sa pahayagan noong October 2004 na nagsasabing isa si Claudio Tihangki Jr. sa mga posibleng mabigyan ng executive clemency. Well, at least sa pagkaintindi ko, talagang naintindihan ko na ang hindi sila na abisuhan na malapit ng ma-release. Oo. So talagang nakakagulat yun. December 22, 2003, nang mag-file ng petisyon para sa executive clemency si Claudio Tihangki Jr. Matapos ang 5 taon, pinirmahan ni Pangulong Arroyo ang commutation order na nagpababa sa kanyang sentensya noong September 30, 2008. 17 years na siya with a good conduct allowance, 21 years. At sa batas, 40 years yung maximum term niya. Entitled siya humingi ng commutation after 12 years. So, inintay niya yung 13 plus years bago siya nag-apply for clemency. At in-apply lang niya nito pagkatapos namin humingi ng patawad sa pamilyang Haltman. There are 3 sentences here. There are 2 reclusion perpetuas, 1 reclusion temporal. There are 3 victims. So why are they only talking about the Haltmans? What happened to Chapman? What happened to Leno? Was it a pardon? Was it a commutation? If it was a pardon, why did they need to compute? This process went back and forth 8 times between the Board of Pardons and Parole and Bureau of Corrections. So by our computation, they served already 21 years. The executive clemency na binigay kay Tihangki was actually a commutation. Ang kalayaang nakamit ni Claudio Tihangki Jr., 18 taon nang ipinagdarasal ni Maki para sa kanyang partner na si Ronaldo Garcia. Kasalukuyang bilanggo sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro si Ronaldo para sa mga kasong robbery at possession ng 2 stick ng marijuana. 25 years sa ganung kaso, yun ang kinakasama ng loob ko. Bakit kailangan magdusa ng ganung kahabang panahon ng ang taong ito na, di ba, kailan lang merong binigyan ng pagkakataong makalaya, pero karumuduma ng kaso, bakit ganun? Marami pang mga nakakulong nasa loob ng kuluan ang mas may karapatan na makalaya na. Ang 2 nilang anak, minsan sa 1 taon lang daw nakikita ang ama. Kaya naman noong 2006, naghain sila ng petisyon sa Board of Pardons and Parole. Pero dahil nakasuhan siya ng evasion of sentence dahil sa pagtakas niya noong 1992, isa na lang daw ang paraan para makalaya ang kanyang partner na si Ronaldo Garcia. Pagdating sa Integrated Bar of the Philippines, nakapanlulo mo yung isang attorney doon na nakausap ko. Kinuwento ko sa kanya yung problema ko, yung sa asawa ko. Kinuwento ko uli. Ang sinagot niya lang sa akin, alam mo, misis, pinaka-the best din sa problema mo. Kausapin mo ng diretso si President Arroyo. Sabi ko, sir, paano ko po gagawin yun? Hindi naman po siya nasa mall lang eh, na madali puntahan. Mas maraming mahirap na nabigyan ng executive clemency ah.